Yes, good morning po Pilipinas. Good morning po mga kahabi, mga plantito-plantito sa Pilipinas. Ngayon, yung kay Miss March, yung pinakita mga golden barrel na nagkaroon ng mga maraming pups, marami nang interesado. Kaya naisip ko gumawa ng video tungkol doon, kung paano natin bubutasan to para magkaroon tayo ng mga, ano, mga babies. Alam nyo, hindi lang golden barrel ginagawa yan sa blue barrel, Noto Cactus, at itong nalimutan ko pangalan pero pwede rin po yan dyan. Papakita ko sa inyo yung drill bit ginagamit ko. Ayan po. Makikita niyo sa camera. Flat siya. Itong drill bit na to, ito po yung ginagamit sa kahoy. Ayan po. So, ganito. Minsan, tulad itong maliit na to, sinusukat ko yan. Kasi, ang mangyayari niya, pag hindi mo tinansya, hindi ka marunong basta mo binaon niya, maaaring tumago siya hanggang ugat. Maaaring marat yan. At tiniligan nyo, papasok yung tubig sa ilalim. So, sinukat ko to at niligan ko siya ng mark. May tape kayo na yan. Tapean nyo to kung hanggang doon lang kayo magbabore. So, ganun kasimple. Ngayon po, bago nyo umpisaan yan, i-disinfect natin yung mga ang gamit. Importante po na di-disinfect natin yan. Hindi natin masasabi sa madumi to. Yan. Inisin po natin drill bit. Actually, nalinis ko na po ito ng alcohol kanina. Pero ulitin lang natin for demonstration. Yan po. Ayan. Ingat lang kayo dahil matalas to. Minsan, nahiwa ako dito. Diyos ko po, ang sakit. Ayan. So, nilabas ko dalawang drill bit ko kasi dalawang sizes to. Isang 11-16 at sa malaking barrel tulad nito, 5-16. Ayan. So, ngayon po, teka lang, kakapin muna tayo. Medyo ano to eh, complicated ang operation. So, make sure malinis na yung ano nyo, itong katulad nito. Patanggalin natin yung mga katulad nito. Bago natin i-drill yan para makita yung pinaka-core. Tanggalin po natin yung mga nakalagay dyan. Parang bulak eh, no? Mahirap makita. I'm sure. Ayan ang gitna niyan. Ayan, lumabas yung gitna. Ayan, kitang-kita ang ebidensya. Gitna. Ito, actually, hindi nyo kailangan tanggalin kasi sa blue barrel, makikita nyo naman talaga kagad yung sentro. Pero, tanggalin na rin natin kasi yung mga ano na yan, kumukuha ng energy yan sa barrel na yan, yung mga bulaklak na yan. Actually, buto na to. Pwede na nga i-propagate to pag natuyo. Eh, tingnan nyo, may buto. Pwede na propagate yan. Pero, Diyos ko, it takes a long time para lumaki yan. Kaya, tanggalin natin, linisin, para hindi sa gabal. Umpisahan po natin sa pinakamaliit. Tulad ito, tingnan nyo yung sentro. Ayan, itusukin nyo muna para sigurado kayo. Ay, ito na po. 1, 2, 3. Ayan. So may butas na po yan. Ayos na yan. So ganitin. Gawin natin sa isa. Para drill bit pa rin po yan. Para sa maliliit lang to. Tusukin nyo muna dahil may pin yan sa dulo. Para sigurado kayo tinatamaan nyo yung core. Yan ang reason kung bakit ito ang ginagamit kong drill bit. Mas sigurado kayo. Yun. Swak na swak. Kita nyo yung butas. Iyan ang kailangan natin. Nakakatakot ano po? Ganyan din ang randaman ko noon nung bago pa lang ako. Pero sabi ko okay lang. Kumbaga, kailangan mag-experiment po tayo. Eto, medyo pagkaganto, mag-suit po kayo ng safety glasses kasi baka tumalsik ang tinik. Pipikita lang po ako. Ayan. Bagalan muna sa umpisa. Ayan, mayroon pong bulak yan, no? Tanggalin natin yung bulak. Teka. Para makita natin. Kunin kayo yung aking maliit na trash can.
Ayaw ko pumakalat. Hindi maganda, tingnan. Ayan. Ito pong vlog na ginagawa ko. Raw vlog po ito. Wala pong editing, netting. Basta dire-diretso lang. Ayan. Ayan. So, balik na tayo sa ating operation. Tusukin. And board. Wow, ganda. Ay, tayo yung butas. Yan. Yan ang magsisignal sa growth hormones. The reason kaya natin binubutasan, mga kuyan, parang energy niya, hindi lang doon sa gitna na yon. Ikakalat niya energy niya, ilalabas niya yung mga pups na dyan. Dahil hindi na siya lumaki. Hindi dito sa gitna. Hindi amoy yan. Amoy, alam niyo yung kamas? Yung pong amoy niya. Bango. Ayan, dito pa tayo sa ating golden barrel. Tusukin po yung gitna. Baon. Eto, matalsik po yung mga spikes. Tingnan po kayo dyan. At ulit po nito, dito yung kape ko. Ilayo nyo po yan, baka mainom nyo yung spike. Delikado yun. Ay, sure, straight yung ball nyo. Kapagulit. Isa maliliit, mga 2 inches lang. Mas maliliit pa dito. Yung sa tabi nito. Dito. Usually, mas maliit pa dito, mga 2.5 inches lang binabaon ko yan, binubutas. Ganun. Pa sa malaki, kailangan tansyado yung rin. Maramdaman nyo naman eh, yung matigas sa ilalim. Yung nakitutuloy pagkakan mo. Ayan, may butas na. Ayan. Ayan. Medyo linisin natin ng konti. Ako kasi, hinahayaan ko lang, natutuloy naman yun eh. Saka delikado lang yung sinunda kamay yun, huwag niyong hawakan ng kamay yun. Napakatalas po nito. Ayan. Ay. Short video lang po ito. Raw vlog. Mabilisan. So, ilan nagawa natin? So, isa na lang. Dito po tayo. Ayan. Baon. Ito, matasik po yung mga spike. Eh. Ingatan mo, mata mo. Ayan, okay na yan. Oh, nagkalat ang mga. Ito nyo po. Kalat yung mga ganyan, nagiliparan yan. Kaya kailangan, as much as possible, gumamit kayo ng safety glasses. Delikado po yan. Ako nakasalabi naman kasi ako, tsaka pinili. Kaya, okay din. Hindi ako natalsikan sa mata. Nakatan nyo yung core. Ngayon po, pwede yun, ano yan. Linisin, katulad na sinabi ko, dahil matutuyo din naman yan, yung mga pulps na yan. Yan. Para siyang bulak pag na, ano, basa. Yan po yung, ano eh, dyan yung stock yung tubig niya eh. Water reservoir niya. Ayan. Ngayon, ganito po yan. Babasahin ko yung mga questions since na-board na natin yan. Punasan muna natin yung dulo. Kailangan malinis lagi yan. Kasi kakalawangin to kapag ano. Itong talim nito, kakalawangin niya. Malinisin niyo po. Para magamit sa susunod. Advice lang po kung hindi kayo sigurado. Mag-start kayo sa isang peraso na muna. Demonstrate nyo. Pero, mag-start muna kayo sa isa, pag hindi pa kayo sanay, at i-observe nyo. Ngayon, pag nakita nyo, may mga pups na yan, doon, gawin nyo ulit. Or it's up to you. Kung talagang pinag-aralan nyo maigi, proceed. Ganun lang po yun. Linisin natin itong mga nasa paligid na yan. Dahil,
mas maganda yung mas malinis, di ba? Ayan. Eh, mabasahin natin yung mga questions since na nakita nyo pa natin binutas. Ito may yung common question sa akin. Kaya kakapinungan muna tayo. Ay, hindi. Teka. Patalsikan natin ang spike to. Huwag na yan, huwag na yan. Delikado. Okay. So, meron tayong 10 question na tinanong sa akin kagabi at yung pag-gising ko, nabasa ko to. Isang tanong, yung number one question natin sa 10, gano'ng kalalim dapat butasan? Ang sagot po dyan, depende po kung gano'ng kalaki ang inyong barrel or cactus. Tulad nito, sinusukat ko po yan. Kasi sa ilalim yan, hindi dapat talagpas yan sa ugat. Ang tansya ko, ang ano ko dito, nasa ano lang eh, 4 inches. Yung butas na yan. Ayoko na yun, baka may infection eh. Tapos dito, yan, tansyado ko na rin yan. Siguro mga... guesstimate nyo na rin, ano? Kasi minsan, huwag nyo ipapasok to, baka may infection pa yan, eh, madelikado na. Ito, ano na, mga 5.5 to. Ito, katulad din ng, ano, 4 inches, ang sukat ko. Ito, umabot ng 6 inches. Katulad din ito, pareho lang yung laki nyan. Yun po ang kasagutan sa unang tanong. Pangalawang tanong. Maganda yung tanong na to. Gano'ng katagal bago maglabas ng pups? Usually po yan sa observation ko is 4 months. May makikita na kayo lumalabas dyan sa gilid. Ayan. It's either pinakakunting nakita ko, 3 eh. 3 lumabas. Ang pinakamarami nakita ko, 11 pieces. Pinalig 11 pieces. Within 4 months. To 1 year, pag 1 year na yan, makikita niya malalaki na yan. Nakakatuwa na yan. Pero yung mga first 4 months na yan, maliliit pa talaga yan. Makikita niyo palang maliit na maliit. Mahirap mapansin. Okay, third question. Ano size ang drill bit? At anong dapat nung gamitin? Nasagot ko na yan. Pero ulitin ko. Yung klase ng drill bit, yung pangkahoy nga po na may plot, safety muna natin. Importante po yan. Safety. Yung pangkahoy na drill bit, plot po yan na meron pointed part para pag tinusok niya siya, diretso siya, hindi siya gagalaw. Diretso lang po yan. Kaya ginagamit ko itong klaseng drill bit na ginagamit sa kahoy. Ang butas ng kahoy na malaki. Sa pangalawa, pang-apat na tanong. Tulad po sa Pilipinas, maulan ngayon dyan, ano po? So, problema din yan talaga, totoo yan. Pag naulanan yan, at hilaw pa yan, maaaring mabulok yan. So, ang may solusyon po tayo dyan. Dapat iwasan natin maulanan talaga. So, ang solusyon ko dyan, mayroon akong ganito, patungan po ng ano to, ng pot, kino-cover ko po yung ganyan. Parang sumblero. You know? Ganyan. Marami ito ako nito. Ginagawa ko talaga yan. Ayan. Ganyan lang po gawin natin. Demonstration lang yan. Sa ngayon po din ngayon, summer dito sa California. So, the best time na mag-gumawa ng ganito. Pero kung sa Pilipinas gusto nyo gawin na, yun lang. Maglagay lang kayo ng takip sa butas. Matutuyo yan. Okay. So, pang-apat na tanong yun, ano? Ito yung sunod na tanong. Halos pareho din ng apat. Anong season na dapat nating gawin ito? Ngayon po, summer, the best po yan. Kasi hindi ulan ngayon. Madaling matutuyo yan. Yan ang the best. Pero pag towards nyo, rainy season, gusto nyo yung gawin, takpan nyo lang. Yan. Pero the best po talaga gawin yan sa parang yung natatakpan during summer. The best po yan, mabilis din matuyo. Okay. Question number 6. Should I add cinnamon powder? Ako po, ginawa ko yan 5 years na or ginagawa ko pa rin. Hindi ako naglagay ng cinnamon sa butas. Pero pwede rin naman. Walang problema yan. Lagyan na rin cinnamon para sigurado. Mas maganda po yun. Lalo siguro sa tropical country, medyo moist yan. Yes, tama po yun. Cinnamon is okay. Okay, question number 7. What right size of golden barrel that I can bore
or best size. Oh, at tinatanong niya kung ano mga sizes na pwede nang butasan. Oh, meron po akong binutasan na mas maliit pa dito. Yun yung sinasabi ko sa vlog ni Miss March Santillan. Na to 1.5 inches ang ginamit ko dahil mas maliit siya dito. Ito, search ako, 4 inches ang ginamit ko dito. Maliit lang, pero dumami siya. Kukunin ko yun para pakita ko na siguro sa inyo yung ginawa ko na yun. Nataas siya ng 4 na pops. So, pero the best po, katulad ng ginawa ko doon sa isa doon, yung nakita sa vlog ng isang araw, lumabas siya 11, pero mature na yun, ang laki yun. Diyos ko, ang diameter niya, I think 16 inches. Nang binor ko yun, siyempre nakakatakot, tanda-tanda na yun. Tapos parang sisirain mo lang ganun. Pero yung resulta, napakaganda, 11, napakadami. Kasi malaki rin yun. Malaki rin yung diameter na pagkakalakihan niya. Siguro ganun yun. Or maganda rin yung pagka-fertilize ko, yung fertilizer nilalagay ko, kaya mas marami. 7th question yun, no? Yung 8, ang 7 natin. Okay, so how many pups will it produce? Depende po yan kung pina-fertilize nyo talaga at healthy ang golden barrel nyo at malaki na siya. Tulad nun, makakuha ka 11 pups. Pero pag maliit lang siya, usually napapansin ko pag maliit, ano, naglalabas siya ng 4, 3, minsan 2 lang. O konti lang minsan. Sa pinakamaliit po, lumabas doon 4, swerte na siguro yun. Pero ma-fertilize nyo rin, para sigurado. Okay, so, eto, may nagtanong sa akin ito. Should I repot right away after putting a hole? Advice ko lang po, huwag nyo munang repot. Kasi, pag binatasan nyo, na-stress po yan. So, pag nirepot nyo, another stress na naman yan. Kawawa yung ano, golden barrel. Hintayin nyo muna. Magkaka-pops naman yan eh. Pag nagsisimula na mag-pops yan, at lumalaki na, doon nyo i-repot. That's the best time. Kasi na, stable na eh. Stable na siya. So, doon na siya i-repot. Dahil magaling yung sugat niya, may pops na siya, stable na yan, i-repot nyo ngayon sa mas malaking pot. At i-fertilize nyo, mas maganda. Mas malaking, mas mabilis lumaki yung mga pops niya pagkagano. Okay, last question. Can I bore blue barrels too? Or other cocktail? Oh, yes, sinabi ko na yan. Tulad niya, blue barrel, binor natin, nakita nyo, pwede yan, yes, tama. So yun lang po yung mga question natin. Hindi naman po mahirap gawin yan. Sa iba, ang ginagamit po nila hot nail eh. Pinaiinit yung pako, tinotorch, tapos papatayin nila yung core, tutusukin yung core ng pako. Nakita ko yung ginawa ni Cactus Catane, as I remember. I forgot the name of the guy. He's a white guy. Anyway, ginawa din nila yun. Maganda ang result. Kahit pumunta ako dun sa Las Vegas, sa Cactus Joe Nursery, tinanong ko yung ano, gumagamit din sila ng hot milk yung tabi niya sa akin. Meron din sila mga ganun. Kaya pwede yun. Yeah, why not? Coconut. So, ayun na po. Na-demonstrate na po natin lahat. Kung meron po kayong tanong na nalimutan ko, gustong itanong, may gusto ipang itanong, may comment, mag-comment na lang po kayo. Tapos sasagutin ko yan pag nakita ko. Ngayon, sample po ng maliit pa na binutasan ko. Ito. Tingnan nyo ito. Kung makikita nyo, magkakaibang size. 4 siya, di ba? Kung titingnan nyo ito yung mother plant niya, hindi po. Ito yung mother plant sa ilalim. Ayan. Lahat ng energy binigay niya sa mga anak niya. Yung mother plant halos wala na. Actually, pwede nyo na hiwala-hiwala yan eh. Ito, lalo itong isa na to. Para mabigyan naman ng energy itong tatlo. Pero mas maganda siya pag clump, diba? Hayaan ko lang siyang ganyan hanggang habang lumaki. Siguro next month, repot ko na to. Dahil kulang na rin siya ng fertilizer, kailangan niya siguro ng bagong soil. I think mga ano na to, more than a year na to, since binutasan ko to. Maliit lang yung golden barrel na yan, nasa ilalim. Ngayon mas malaki pa yung anak niya. Ang galing, di ba? Ayan, ganyan. Ngayon, kung masasamahan niyo ako dun sa
doon sa ating patungan doon, ipapakita ko sa inyo yung pinakamaliit na ginawa ko. Tara po, punta po tayo. Hey, I'll walk you through. Ayan, ito pong smallest natin. Hindi nyo na po makikita yung mother plant dahil lumubog na po siya sa loob. Napakaliit niya na binutasan ko. Pero nagkaroon ng 4 pups. Ang galing. Ayan, no? Hindi nyo nakita yung mother plant niya. Ayan, ganyan po. Ito po yung ginawa ko pang iba. Ito, nagkamali ako dito. Sumobrang laki yung ano ko. Tas na ulanan siya. Ganyan nangyari. Buti nga, dinabulok eh. Pero meron siyang 1, 2, 3 pups. Ah, 4 pala. Isa lang yung mukhang nabubuhay. I mean, mukhang nagdo-dominate yung itong isang to. Ay, hindi lang. Meron pa pala dito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pups pala to. Ito, binutas ko rin to. Tignan nyo, meron siyang dalawa. Tignan, sinasabi ko, meron dalawa. Ito ata, tatlo to. For sure. Ito, isa lang. Ayan. Ito, pwede pa rin butasan yan. Ito, tatlo to. 1, 2, 3, 4. O, 4 to. Ayun po, pinakamaganda. Dahil mature na siya. So, nabinutasan ko siya. 11 ang baby niya. Ayan. So, mga kahabi, sana po nagustuhan nyo ang aking munting demonstration. Advice ko lang po sa inyo, huwag kayong matakot na gawin to. At least meron kayong guide. Kung may tanong nga kayo, mag-comment lang kayo. So, mga kahabi, plantito, plantita, maraming salamat po. Bye. Oh, like and subscribe. Thank you. Bye.